expert panel chairperson ng ating SUKE dito sa Sakto, si Dr. Nina Gloriani. Magandang morning, Doc! Welcome yes, back po ulit. Yes, magandang morning, Johnson, at sa inyong lahat dyan. Si Jeff po ito, Doc. Ay, sorry! Jeff pala, hindi ka makita. Good morning, okay lang po, Doc. Doc, siguro unahin po natin, ano po yung tinatawag ditong new generation booster jab? May mga napapabalita pong ganun, in-announce. Actually, yung mga ibang bakuna na mayroon na tayo, new generation din yun, mga bago din yun. Pero siguro ang sinasabi nila, yung updated version talaga. No? Ang ibig sabihin, yung variant-specific na vaccines na ginagawa ngayon ng at least dalawang kumpanya ng mRNA vaccine. So ito yung Pfizer at Moderna. So yun, meron tayo. So isang ano lang po, Doc, kumbaga parang yung mga variants, mas epektibo kasi di ba ang dami nating variants na mula pa nung unang nagawa yung mga bakuna. Ano-ano po yung kumbaga itatarget nito? Ganito, no? Kasi ang variants natin nung bandang mga January, February hanggang March siguro, ito yung BA.1, .2, .3, pinakamarami, mas tumaas yung .2. So may ginawa ang Moderna at ang Pfizer ng bivalent vaccines, meaning yung isang component ay yung dating prototype o yung original Wuhan strain na yung spike. At dinagdagan nila, pero yung BA.1 ang nilagay nila. No? Ito yung una na lumabas na Omicron na variant. Mm-hmm. Ngayon, after siguro mga March, April, nawala na to. Ibig sabihin, hindi na masyadong nag-circulate. Pumalit ng mga bandang May, June hanggang July, hanggang ngayon, ang BA.4 at .5. So, nakikita natin yung pagpalit-palit nito mga virus na to. So, ang pinag-uusapan ngayon sa US FDA ay kung maaari, kasi itong mga mRNA vaccines ay madaling i-tweak, ipalitan, sinisynthesize lang siya, no? Yung sequence nung spike ay papalitan nila, na gawing BA.4 and .5. Pero nung tinignan namin, ang detalye ng kanilang mga datos dito, ang meron silang data ay sa BA.1. Hindi pa nai-release yung data, technical data sa .4 and .5 kung talaga magiging effective. Pero hinihintay nila ito kasi sa US, ang projection nila ay by October magiging available na ito sa kanila. Opo. Sa October sa kanila, Dok Nina, dito po sa Pilipinas, kailan po natin inaasahan? May timetable po ba? Usually may lag period tayo ng a few months, no? Kasi syempre pagkatapos sa kanila, mag-a-apply sila dito, it takes a few months and titignan natin ulit ang band data nila. Mm-hmm. Kasi kailangan effective siya. Ang isa sigurong masasabi ko, hinahabol natin yung mga variants with these vaccines. And paano kung by October, November, December ay wala na ulit si BA.4.5 at merong ibang pumalit. Hopefully wala na. Sana po wala na, no? Pero mahirap ibase sa yung papalit-palit na ganitong mga bakuna yung ating gagamitin. So, ang actually tinitingnan pa rin ng iba, especially ang WHO ay may mga tinitingnan ng mga in-oversee ng mga bakuna na yung lahat sana ay mako-cover. Hindi lang yung variant. So, mas maraming laman than what we are now seeing or what they are producing right now. Opo. Pero titignan natin kasi maganda daw naman ang data so far. So, ito pong new gen, Doc, pag ganyan, primary series po ba ulit ang gagawin, if ever, or booster na lang? Booster na lang yan. Mm-hmm. Kasi malinaw naman yung data na yung mga yung dati, yung nauna nating original, ay nakakatulong, especially sa protection against the severe form or critical form ng COVID. So, yung booster, actually, mas nabobroaden yung response, yung immune response, nakakatulong na ma-restore nga yung response, yung antibody level, at actually sustain, meron din silang data sa T-cell, sustain yung T-cell response. So, nakakabuti ito, especially against the severe form. Pero sana makita natin, yun ding makakaprotect against yung symptomatic lang. Yung mga sipon-sipon lang, pero hindi pa sa ngayon nakikita yan. No? Yung mga boosters, nakakaprotect against severe form, pero hindi masyado against yung
yung mild form. So maganda po, abangan pala itong booster din if ever. Pero Dok Nina, napabalita rin syempre yung wastage, yung medyo marami yung mga nag-expire na bakuna. Ano pong tingin nyo sa mga bilang na yun? Hindi, ganito, no? Marami kasing dapat tignan kung bakit hindi nagamit. May mga proseso na hindi siguro naging na ideal. Tapos yung sa LGU, alam nyo, marami eh. In fairness, yung pag-procure natin ng vaccines ay ginawa natin nung panahon na napakahirap kumuha ng supply. So, nung una, no? So, binibilang kasi yun eh, kung ilang age group, kung anong klase ng risk group. So, kumuha tayo ng marami na i-cover kasi gusto natin ng wall of immunity. Ngayon, along the way, sa deployment, may pwedeng naging problema. So siguro, kailangan nating balikan yung approval, yung mga recommendation. Balikan natin para ma-improve lang yung proseso. Opo. Pero yung bilang din ng nag-expire, Dok Nina, ibig sabihin, marami rin po talagang hindi pa nagpapabakuna sa ibang mga rehiyon. O kaya kinaligtaan na yung booster, okay na po yung primary series. Kasi ang tingin nila, naging complacent sila nung medyo bumaba ang mga kaso, no? Mm-hmm. Although na ito tumataas na ulit, hindi pa rin gaano kataas. Pero ang sinasabi ko parati dyan, kahit sabihin mong nagkaroon kayo ng mild form lang, dahil kulang yung naging bakuna nyo, no? Or basta hindi enough yung sufficient yung levels, nakaka-transmit pa rin ng infection yung mayroong mild form. So, kung mas marami ang mabuboost natin, mas mababawasan natin yon. So, at lalo na, of course, yung mayroong severe form at hindi natin masyado makokompromiso ang ating healthcare system. So, yun. Para po sa iba kasi, Doc, sinasabi nila, ay parang trangkaso na lang pala itong COVID. Pero, hindi po nila naiisip na yung ibang pwedeng mahawaan, hindi lang parang trangkaso yung epekto po sa kanila. May makilala po ako na kumbaga isang buwan ay parang tsaka pa lang daw sila nakakaramdam ng medyo pagka-normal matapos magka-COVID. That's true. Kasi kahit ang mild form ng COVID ay pwedeng mag-develop into yung tinatawag nating long COVID. Mm-hmm. Yung hanggang after 1 month, meron pa rin silang nararamdaman ng mga symptoms, yung fatigue, yung nahihirapan huminga. Mm-hmm. So may mga ganon kahit mild. Akala natin noon yung mga severe lang ang magkakaroon. Hindi po. Mm-hmm. So hindi nyo masisiguro kung kayo ay mild ang makukuha nyo na parang sipon lang sa loob ng 2-3 araw ay okay na kayo. Mm-hmm. At kung meron mga matanda, vulnerable, napakahirap po. Marami po namamatay kahit dito sa sinasabi nating mild na BA.4.5 ngayon. Yung mga matatanda at may mga comorbidities po. Isipin po talaga yung kapwa, kaya mahalaga po yung mga hindi pa nagpapabooster ay magpabooster. Tanong ko lang po, Doc, wala pa pong kaso ng monkeypox dito sa bansa, pero dapat po ba magkaroon naman ng... may isa na pala, pero dapat na bang magkaroon ng bakuna rin para makaprotekta tungkol dito? Ang ating Department of Health ay meron ng mga planong ganoon, no? Kasi we have to be proactive kung kailangan yan. But compared to COVID, ang general population ay hindi gaanong mataas ang susceptibility, yung kanyang risk dito sa monkeypox. So, titignan natin yan, no? Kasi kulang na kulang din ang bakuna sa monkeypox. Mm-hmm. Actually, smallpox vaccine itong meron. So, may mga risk groups ngayon, no? Yung mga men having sex with men, at syempre, ayaw nating magkaroon ng monkeypox, mahawa dito sa mga to. Pero physical contact kasi ito eh. Skin-to-skin contact kaysa sa COVID na malalanghap mo, no? Although may counting droplet reports na droplet infection din ng monkeypox. So, kailangan natin na may protection. Pero more than that, yung ating border control na hindi nadadating pa, mm-hmm, or yung ating personal hygiene and sanitation. At kung alam natin may possible exposure ang isang tao, kailangan pag-ingatan na natin na hindi tayo mahahawa. So, kailangan po ng ang mga tao ay maturuan, maging aware doon sa anong preventive measures ang kailangan nilang sundin. Opo. Dok Nina, last na lang po.
yung dengue cases medyo tumataas. Ano naman pong pwedeng magawa para pumaprotektahan ang sarili po tungkol doon? Oo, babalik tayo doon sa paglilinis ng ating paligid, no? Patagal ng problema natin ng dengue, ano yung dati nating alas 4. Yung lahat ng yon, yung mga lamok, kasi yung pag iniiwan natin yung mga tubig, ang dengue, ang lamok ng dengue ay ang gusto niya yung tubig na malinis, hindi yung tubig na nandiyan sa kanal-kanal, no? Yung relatively malinis. So, yung naiipon na tubig, stagnant, kailangan natin iwasan yon. So, lalo umuulan ngayon, kailangan natin yung gano'n, no? Of course, nagkaroon tayo ng konting problema doon sa pagbabakuna, pero siguro we also have to revisit yung ating options para sa dengue. Pero at the yung pinakaunang sign na posibleng dengue ito lalo sa mga may mga lugar na mataas talaga ang kaso, kailangan po magpatingin na sa health services. Doc, maraming salamat po sa mga payong ibinigay niyo syempre at yung kaalaman na binigay tungkol po sa mga bakuna. Salamat po, Doc. Thank you, Jeff. Good morning. Thank you po. Yan po si Doc Nina Gloriani.